sunod-sunod na pagkatalo ng Blacklist Lunatics. Ano nga ba ang dahilan? Mga team na posibleng unang magpaalam sa ikalawang season ng MDLPH kilalanin. Brokey at your service mga tropang Jazz ML, at ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell, at idami nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Di umano mga tropa, hindi daw pinapasweldo ang mga manlalaro sa team ng Blacklist Lunatics. Maski umano ang panggastos ng team para sa pagkain ay wala rin daw silang natatanggap. Bukod pa riyan ay di umano pinalayas pa sila sa bootcamp nila sa Bulacan dahil hindi daw nakakabayad na dapat sagot ng Lunatics Management. Ang tanging ambag nga lang 2,500 para sa isang buwan. Suma total mga tropa, tinalikuran daw sila sa mga pangakong pinangako sa kanila. Ayon yan sa kanilang manager mula sa ating source na SpinPH. Mabuti na lang at nariyan ang management ng Blacklist. Naging malaking tulong daw ito lalo na sa transportation pag pumupunta sila sa QC Morato. Dagdag niya rin na maging ang gaming chairs at pone ang Blacklist na ang nag-provide na dapat sagot ng Lunatics. Sa dami-dami ng sakit sa ulo na binibigay sa kanila ng Lunatics Management, pinayagan ang mga manlalaro ngayon ng Blacklist Lunatics na maghanap ng ibang org. Dahil di umano, nasangkot na din ang Lunatics sa halos parehong senaryo. Dalawang linggo na lang mga tropa ang natitira upang malaman kung sino-sino ang mga team na tutungo sa playoffs ng MDLPH Season 2. Bagamat kasalukuyang tumatakbo pa rin ang nasabing liga, mukhang may mga haka-haka na tayo kung anong teams ang agad na magpapaalam. In the current standing, nasa huling pwesto ang Blacklist Lunatics. 6 na talo simula nang tayo ay mag-umpisa. Sa loob ng 6 games na ito, isang beses lang sila nakakuha ng 1 puntos. The rest is 0-2. Kaya marami ngayon ang nawawalan na ng pag-asa sa team ng mga agents. Idagdag mo pa na yung mga susunod na laban nila ay hindi basta-basta. Hindi na sila pwedeng matalo pa. Kung maaari nga sana, lahat ng natitirang laban nila ay panalo o 2-0. Para kahit papano, umabot sa 16 points ang Blacklist Lunatics at umakyat sa bottom 4. Well, titingnan natin. Dahil on week 4, day 3 ng MDLPH, may bago sa Blacklist Lunatics. Reinforcement mga tropa mula sa kanilang MPL team. Si Ayo na midlaner ay mapupunta sa MDL, habang aangat naman si Rindo sa MPL. Additionally, hindi lang naman sila ang nanganganib. Maging ang AP Bren Hornets ay medyo delikado din. Sa kasalukuyan mga tropa, 5 puntos pa lang ang kanilang nakukuha. But fortunately for them, may isa na silang panalo. At ito nga ay against Minana Archives. Mukhang napaganda ang rest back ni Mumukid sa Beehives. Sana nga lang magtuloy-tuloy ito. Dahil sa kanilang 5 puntos, potentially pwede itong umabot hanggang 20 points. Magiging mahirap nga lang dahil susunod nilang makakalaban ay Echo Proud na pumapangalawa ngayon sa regular season. Dahil nga 8 lang ang pwedeng tumungo sa playoffs, it means na 4 na team ang mag-goodbye. On the 9th place, nariyan ang Minana Archives na meron ngayong 8 puntos, habang pang-10 naman ang Euphoria na tumatabla sa Minana. Bagamat nasa red zone ang dalawa, kahit papano mas mataas ang chance nilang humabol dahil ilang puntos lang naman ang pagitan sa mga nangunguna sa kanila, katulad ng Game Lab na merong 9 puntos. Sa natitirang 2 linggo ng MDLPH Season 2 regular season, posible na makakita pa tayo ng pagbabago sa current rankings. Maaari ding magkaroon ng mga sumunod na MPL to MDL transfer o vice versa. Marami pang pwedeng mangyari mga tropa. Ang ating mga nabanggit na teams hindi pa namang siguradong laglag. Pwede pa silang humabol. May chance pang magkampyon kung maaari. Kaya hold your horses at patuloy na sumubaybay sa MDLPH Season 2. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag niyo munang kalimutang i-hit ang subscribe button
at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita uli tayo sa susunod na video.